sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinatilyo na trap sa nasusunog na bahay sa Nueva Ecija. Truck ng bumbero hindi nakaresponde dahil nasa APEC. Bangkay ng magpinsa na may tama ng bala natagpuan sa Gerona, Tarlac. Operasyon ng babuyan inireklamo sa Urdaneta City. Simbahan nanawagan ng kapayapaan kasunod ng terrorist attack sa France. Bagong suggested retail price ng mga Noche Buena item alamin. At lumang papel turn into Christmas decors ituturo yan. Central Luzon, kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa iyo. Hindi pa rin tumitigil ang mga magsasaka sa paghingi ng katarungan sa anilay mga naging biktima ng Hacienda Luisita Massacre. 11 taon na ang nakakaraan. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Nagprotesta sa harap ng Camp General Servilliano Aquino ang grupo ng mga magsasaka. 11 taon na kasi nang maganap ang tinagurian nilang Hacienda Luisita Massacre, kung saan 7 sa kanilang kasama ang namatay at ilan ang nasugatan. Inihilera nila ang mga kabaong na simbolo ng kawalang hustisya sa mga biktima. Sama-sama ring nagtirik ng mga kandila ang grupo sa tapat ng gate ng Central Azucarera de Tarlac sa loob ng Hacienda Luisita. Si Violeta, hindi mapigil ang maluha habang nagsisindi ng kandila sa kabaong ng nasawing anak na si JV Basilio. Masakit, kaya lang wala kaming magagawa dahil hanggang ngayon naghahantay pa rin kami ng katarungan dun sa anak ko dahil binasura yung kaso. Nagkaroon din ng misa ang grupo. Isa sa mga ikinagagalit ng mga kapamilya ng mga naging biktima ng Hacienda Luisita Massacre ang pagtanggal dito sa landmark ng kanilang mga yumao. Kung dati kasi ito ay nandoon mismo sa gitna ng Central Azucarera, ngayon ay nandito na lamang siya sa gilid. Inilibot din nila ang mga kabaong sa mga barangay na sakop ang Hacienda Luisita. Ayon sa Pangulo ng Alyansang Manggagawang Bukid ng Hacienda Luisita, hindi nila ramdam ang suporta ng pamahalaan. Kaya nasaan ang gobyerno? Ang gobyerno ay nasa mayaman lamang, hindi sa mga mahihirap, hindi sa manggagawang bukid, hindi sa mga magsasaka. Wala namang nangyaring girian sa pagitan ng mga relihista at mga nakabantay na sundalo at pulis. Balat naman daw buhayin sa ombudsman ang isinampang kaso laban sa mga may pananagutan daw sa HL Massacre, kabilang ang nooy dating kongresista ng Tarlac na si Pangulong Benigno Aquino III. Aldrin Soriano, ABS-CBN News, Tarlac. Narecover ang bangkay ng magpinsa na may tama ng bala sa Gerona, Tarlac. Nagbabalik sa report si Aldrin Soriano. Sa bahagi ng bukid sa Barangay Katuray, Gerona, Tarlac, natagpuan ang bangkay ng magpinsang sina John Michael Dihino, 30 anyos at walang trabaho, at Dennis Marquez, 30 anyos, tricycle driver. Kinilala ang katawan ng dalawa ng mga kaanak matapos ma-report na nawawala sa paniki Sabado ng gabi. Ayon sa mga pulis, posibleng itinapon lang ang mga bangkay sa lugar na may tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Nakatakip ng masking tape ang bibig at nakatali rin ng tape ang mga kamay sa likod. Sabi po kasi ng mga witness natin iba doon, nakarinig sila ng mga putok ng baril prior to discovery of yung mga kadabot. Narecover naman sa Santa Ines, Paniki, Tarlac ang gamit nilang motorsiklo. Labis ang paghihinagpis ng inang si Edna sa pagkawala ng nag-iisang anak na lalaki. Hustisya ang panawagan ng pamilya. Masakit. Tapos sabi sa akin, sabi ko anak, sabi ko pag halimbawang uuwi ka, mag-text ka sa akin ha.
Opo ma, sabi niya. Ngayon, umaga hanggang gabi, hanggang umaga, hanggang tanghali, wala. Nagtataka mo yung Ate Julie. Pero sana po yung mga gumawa sa kapatid kung sino man kayo, sana makonsensya kayo, tsaka sana maramdaman niyo kung anong paramdam na naramdaman namin. Tuloy ang imbestigasyon ng otoridad para matukoy ang motibo at ang mga gumawa sa krimen. Ito ang unang kaso ng narecover na bangkay sa Hirona ngayong taon. Aldrin Soriano, ABS-CBN News, Tarlac. Patayang 14 anyos na binatilyo matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Nueva Ecija. Hindi naman daw agad nakaresponde ang mga bumbero dahil isa sa mga truck nito ay ginamit sa APEC Summit. Nagpapatrol si Noriel Padernos. Halos walang natira sa natupok na bahay ng pamilya Sunico sa San Jose City, Nueva Ecija. Pero ang masaklap, kasamang nasunog ang 14 anyos na si Brent Howard. Sa kwento ng kanyang ama, nagising na lang ito na malaki na ang apoy sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sinubukan pa raw niyang umakyat para iligtas ang anak. So, sabi ko, makita ko nga, tinawag yung pangalan niya. Papatulungan mo ko. Hindi ako makahinga, tulungan mo ko. Pinapatulong ko siya, yung tumalon. Binalabas ko siya, yung tumalababas. Konting ko na lang, hindi ko makakabang talang dami ng apoy eh. Ngayon, di tumutulong na rin, kumuha ko ng tubig para buhusang idadakanan ko. Ngayon, di atip ko na siyang ulit kunin. Ayaw na mamimik, kumuha ulit ako ng pagsalubong ko. Minakuha ko timba, buhusang ulit. Akating ko na, may umatak sa akin eh. Baka daw dalawa pa kami matupok eh. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa fuse ng bahay. Posibleng hindi kinaya ang konsumo ng kuryente. May computer shop kasi ang pamilya sa ibabang bahagi ng bahay. Gawa din sa light material ang second floor ng bahay. Kasi actually, yung ating tikit-tikit yung ating magamit ng mga computer shop, nila na mga siyam yatang piraso yun na dupuntuktong hindi pa natin na napacheck o hindi nila napacheck doon sa mga licensed electrician. Pero masama ang loob ng pamilya sa tagal daw ng responde ng bumbero. 45 minutes ang nag-responde pa, lupaw, ano pa, fire. Tsaka Munoz. Bakit daw walang San Jose? Wala daw fire truck ng San Jose. Sagot naman ng Bureau of Fire Protection, may nauna kasing nirespondehan ang dalawa nilang fire truck habang ang isa ay kasamang ipinadala sa Maynila para sa APEC Summit. Nagkaroon kami ng post fire dito sa Arjuhenyo. Then nung mag-water refill na po yung ating fire truck, doon po nagkaroon naman ng pagtawag na naman ng sunog dyan sa Rizal Street. Actually, ang truck namin ay dadalawa sa ngayon, yung aming Rosenbauer nasa APEC ngayon sa Manila. Aabot sa 200,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog. Payo naman ng Bureau of Fire Protection, siguruhin na maayos ang wiring system ng bahay. Kung luma na ito, agad na sumangguni sa eksperto at palitan na. Iwasan din ang overloading. Agad namang ililibing ang mga labinang nasawing binatilyo. Noriel Padernos, ABS-CBN News. UP at basag ang harapan ng mga motorsiklo habang sugatan ang apat na sakay nito matapos magsalpukan pasado alas 6 kagabi sa Barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. Sa investigasyon ng PNP, papuntang bayan ng isang motorista na walang headlight kaya hindi napansin ng kasalubong na motorsiklo na may dalawang angkas. Napag-alaman ding walang lisensya ang dalawang driver at walang suot na helmet ang mga biktima na agad itinakbo sa ospital. Inaalam pa kung maaareglo ang aksidente. Tuloy naman ang paalala sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang 34-anyos na cellphone technician matapos saksakin ng kainuman sa Barangay Tumling, Malasiki, Pangasinan. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo na nauwi sa saksakan. Pinaghahanap ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Sa bisa ng warrant of arrest, timbog ang mag-asawa sa kasong homicide sa Mungkada, Tarlac. Nagkasagutan daw sila ng tsuhin ng babae, kaya tumaas ang presyon nito at inataki sa puso na naging sanhi ng pagkamatay. Pero itinanggi nilang sinakta nila ang tsuhin. Maaari naman silang magpiyansa sa halagang 40,000 piso bawat isa. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Jan Panlingkor para Pilipino at Pangasinan.
Reklamo ng mga residente at magsasaka sa Urdaneta City ang operasyon ng isang pribadong piggery sa lugar. Barangay mo, ipatrol mo. Hatid ni Joanna Takason. Napapailing na lang sa sama ng loob si Mang Ramilo. Imbes kasi na kumita siya ngayong harvest season, hindi niya napakinabangan ang pananim na palay dahil lubog ito sa dumi ng baboy. Umapaw na kasi ang water reservoir ng isang commercial piggery na katabi lamang ng kanyang sakahan sa barangay Makalong, Urdaneta City. Idagdag pa rito ang nasirang biogas at drainage ng piggery. Ayan po, talong ko. Mapanti rugiti baboy, takiti baboy, danom na, sungaham ko nga makitaan. At makita yung ano eh, hang ko pa ginapasenta, no pran iti zapuati danom ti takiti baboy. Reklamo rin ni Aling Juvelin ang natuyo ng dumi ng baboy sa kanyang sakahan. Kakaasi kami mat nga man nalon, iso lang ti pangalalami ti kanon me. Eh, tapos kasta pa'y mangyari, eh, among, may metpay ko mga nabagyon, tamo nga nabagyo at damaapit mo, ati kasta'y ma'am, awan ti maapit mo eh, hamo pa'y makan. 2014 pa raw nila inihain sa tanggapan ng Senro Urdaneta City ang kanilang reklamo dahil sa perwisyong kanilang naranasan. Pero hanggang ngayon, wala pa raw silang nakikitang aksyon. Kaya po, panawagan ko po sa may-ari na sana po gawan ng aksyon yung reklamo namin. Yung mga pasilidad po ninyo dapat sana po maayos muna bago nyo po ito lagyan uli. Sagot ng Senro, naiyakyat na raw nila sa tanggapan ng EMB ang reklamo. Pinakalog din namin sa kanila sa hapon eh. Pero wala pa naman silang response. Bagamat tumangging magpa-interview ang Environmental Management Bureau Region 1, kinumpirma nilang may nilabag sa sanitation code ang may-ari ng piggery. Nag-exceed daw sa influent standard ng biochemical oxygen demand o Class D waters ang piggery. Ayon sa EMB, magpapadala sila ng technical team ng Environmental Monitoring and Enforcement Division Team para muling inspeksyonin ang commercial piggery. Wala ang may-ari ng piggery ng puntahan ng news team. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang caretaker nito. Joanna Takason, ABS-CBN News. Kanina pinasinayaan ang bagong solar dryer sa Binalonan, Pangasinan. Agri, tila ag Pangasinan. Hatid ni Lady Vicencio. Matapos ang kalahating taon, magagamit na ng mga magsasaka sa San Felipe, Binalonan ang ipinagkaloob na solar pavement dryer mula ang pondo sa premyo ng LGU sa pagkakapanalo sa National Corn Achievers. Kinilala ang Binalonan bilang isa sa mga bayan na nakakapag-produce ng pinakamarami at dekalidad na mais sa bansa. Tinignan na yun palang quality ay yung corn harvest natin pala ay mababa sa aflatoxin. Ibig sabihin po, maganda po, safety siya, hindi siya masyadong delikado sa ating mga kalusugan, lalo na sa ating livestock. 1,000,000 piso ang premyong pinaghati-hatian ng 5 barangay sa Binalonan at 1 barangay San Felipe sa naabutan ng 200,000 piso para sa konstruksyon ng solar pavement dryer. Pakalaki pong tulong ang nabibigay niya po dahil bihira na pong mga kondito, halos pati yung mga karsada na ginagamit na po sa pagbibilad ng balay. May lawak na 450 square meters na kayang makapagbilad ng 100 kaban. Labis din naman ang pasasalamat ng mga magsasaka. Binigay ng Department of Agriculture ang fund, pero ang labor, bayanihan, ay yung mga tao na yan, yung mga farmers na nandyan. Sila ang nagbuwis ng pawis, sila ang nagbuwis ng pagod, oras, mabuo lang ito. Bukod sa pagpuproduce ng dekalidad na klase ng mais, nangangako ang LGU na patuloy nitong susuportahan ang mga programa at magbibigay ng assistance sa mga magsasaka ng Binalonan. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Thank you. Bukas na ang Baratilio sa Dagupan City na bahagi ng taunang City Fiesta. May detalye si Aldrin Soriano. Humabol sa pagkakabit ng stall ang ilang nagrerenta sa Baratilio sa Galvan Street sa Dagupan City. Umaasa si Rolly na makakabawi sa hindi pagtinda kahapon. Pwede pa siguro, sir.
Kalakasan naman ang prutas ko sir sa kuan December. Dagsa na rin ang mga namimili ng panre-regalo. Swak daw ito sa mga nagtitipid dahil may nakasail hanggang 30 piso sa lahat ng klase. Mura. Ta kasi makabili. Kagaya namin na walang pirang marami. Marami kang mabibili pag ano, may magustuhan ka. Pero maraming ano dito yung mga branded na matibay. Meron ding boxer shorts at underwear na 130 piraso. Leggings na 160 ang 2 piraso. Dahil malamig na ang simoy ng hangin, patok din ang jacket na 300 pesos. Para sa mga chikiting, patok ang mga damit sa halagang 100 kada piraso. Ang malaking bag ay nagkakahalagang 250 ang kada piraso, habang 180 naman ang maliliit. Ang medyas ay mula 40 pesos hanggang 50 pesos ang 2 pares. Mabenta raw dito ang mga polo shirts ganito na nagkakahalaga naman 250 ang kada piraso. Habang kung gusto mo naman ang presko mga kapamilya, ang sando na ito ay 180 pesos lamang ang 2 piraso. Kung nais mo namang dagdagan pa ng panregalo ng shorts, ang maong shorts na ito ay 230 lang ang kada piraso. At kung gusto mo namang regaluhan ay medyo athletic at mahilig sa sports, pwedeng-pwede ang jersey shorts na ito na 180 pesos naman ang 2 piraso. Habang kung gusto namang regaluhan ang mga kabataan ay patok naman daw ang jogger pants na ito na 300 pesos ang kada piraso. Sinuri naman rin ng Public Order and Safety Office ang mga kalsadang kinaroroonan ng footstep at baratilyo. Ayon sa Poso Chief, inaasahan ng mabagal na daloy ng trapiko lalo na sa Biyernes kung kailan uumpisahan ang Tinday Lobby o Night Market sa AB Fernandez Avenue. Kaya mag-overtime ang mga enforcer. Diyan nakatutok din po sila sa paghila ng traffic dito sa AB Fernandez Avenue, particularly dito sa may Galvan Street, Zamora hanggang sa may plaza. Paalala rin ng otoridad sa mga magpupunta na huwag nang magdala ng mga mamahaling gamit o alahas nang hindi nakaw pansin sa mga kawatan. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. Tuwing Pasko, sa mga anak ko na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para magkaroon ng lakas na lumaban sa anumang pagsubok. Pasalamat ko sa inyo nga. Sana ipagdasal niyo pa ako nga makauwi ako dyan sa inyo. Natagal ng panahon, hindi ko nakauwi. Siyempre, yung asawa ko. Kasi masipag na magtinda. Kaya gusto ko pasalamatan yung pamilya ko saka lahat-lahat ng sumusuporta sa akin saka sa mga kaibigan ko Mormons saka thank you sa lahat ng blessing, thank you for the love. Naglabas na ng bagong suggested retail price sa mga Noche Buena items ang DTI. Alamin sa report ni Aldrin Soriano. Mitikulosong pinipili ng mag-asawang ito ang mga binibiling grocery items para sa darating na Pasko. Tinitingnan lang yung ano yung mga product na okay naman pero hindi naman ano yung quality masasatisfy ka naman doon sa quality niya. Sa medyo mura ng konti. Kasi yung budget ngayon, mahirap mag-budget. Kasabay nito, inilabas na kasi ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang listahan ng suggested retail price o SRP ng mga Noche Buena items kung saan tumaas ang ilang produkto ng hanggang mahigit 30 piso. Partikular na ang 750 grams ng queso de bola. Tumaas din ng mahigit 3 piso ang fruit cocktail. 4 pesos and 25 centavos ang itinaas ng 470 ml ng sandwich spread. 2 pesos and 25 centavos naman sa 220 ml ng mayonnaise. Ang 500 gramong spaghetti ay tumaas ng 4 pesos and 15 centavos. At ang salad macaroni ay abot 5 piso ang itinaas. Bumaba naman ng 25 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada kilo ng ham sa merkado. Habang hindi naman nagbago ang presyo ng keso. Paliwanag ng DTI, nakadepende ang presyo ng produkto sa magagastos sa paggawa nito maging sa packaging. Alam natin yung hamon, ang raw materials, yung baboy, mga baboy, no? Pag bumaba ang presyo ng baboy, naturally, pag pronounce mo, bababa rin ang production cost mo. At
lalabas na bababa ang retail price niya. So, ang dalawang factors yan, yung raw materials at saka yung container, no? Yung packaging niya. Ito na ang SRP na susundin ng mga pamilihan at establishmento ngayong Pasko. Paalala naman ng otoridad, makakatulong ang pagbili ng mas maaga kung saan mas mura at marami pang stock ng produkto. Basta tignan lang ang expiration date at kung may kopi ang mga canned goods. May paalala rin ng DTI sa pagsasauli ng mga depektibong produkto na karapatan ng mga mamimili. Yung resibo na, no? Dapat may resibo ka. Para once naging defective yung small item na yun, pwede mo i-claim kasama. Nagpaalala naman ng DTI sa mga consumer na maaaring lang itawag sa kanilang mga hotline number ang ilang mga establishmentong maaaring manamantala sa pagtaas ng presyo ng ilang produkto, lalo na at palapit ang Pasko. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. Sa ibang balita, nanindigan si Senator Chofisto Gingona na dapat magkaroon ng hiwalay na investigating body ang issue ng tanimbala sa NAIA. Nagpapatrol si John Hermono. Gustong ipatupad ni Senator Chofisto Gingona III ang pagkakaroon ng hiwalay na investigating body kaugnay sa kontrobersyal na tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport. Sa paraan daw na ito, maiiwasan ang mabagal na investigasyon sa mga nakukuhanan ng mga bala. Chairman si Senator Gingona sa komiteng nagsasagawa ng investigasyon sa tanimbala. So, ang suggestion namin is right there and then, gumawa ng investigation at magpasya na. So that kung ituluyan, tuluyan nila. Pero kung hindi, pakawalan nila kaagad para makasakay kaagad ng eroplano. Nasa pangkasinan ng senador para libutin ang mga bayan ng Sison, Busurubyo at Villasis. Itinanggi naman niyang bahagi ito ng kampanya para sa 2016 election. Wala naman. Talagang bahagi naman ito sa isang mambabatas na para nandyan rooted in reality, ika nga. Dapat talaga on touch, in touch siya sa mga tao, lalong-lalo naman sa mga lugar na malayo sa Metro Manila. Re-electionist si Senator Gingona na kalyado ang Partido Liberal. John Hermono, ABS-CBN News. Tuloy naman sa pag-a-apply ng special tree cutting permit ang DPWH hinggil sa Manila North Luzon Road Project. May follow-up report si Joanna Takason. Nadismaya si Phoebe dahil wala ng buhay at halos kalbo na ang manggang ito na itinanim pa ng kanyang mga magulang sa Barangay Rosario, Busurubyo, Pangasinan. Kaya nga nung nakita ko ang sakit, wala na akong pagkakainan, sabi pa ng lolo ko, yan yung puno na dapat yung alagaan kasi yung puno na iyan matitikman pa ng mga magiging anak nyo at magiging anak nyo. Habang si Mang Ben, binata pa raw siya ng itanimang puno na ngayon ay nanganganib ding maputol dahil sa road widening ng Manila North Luzon Road. Paano naman yung buto sa mga may sasakyan? Sa aming mga dumaraan dyan, ang init ng panahon, itinaan pa ng ganito. Tignan po natin, ang init po, dadaan yung mga bata, papasok sa eskwela, alauna, wala man lang silang masisilungan. Noong nakaraang linggo, nagsagawa ng pruning o pagtabas ng mga sanga ng puno ang DPWH sa May Busurubyo. Paliwanag ng DPWH, bahagi raw ito ng kanilang maintenance, lalo't karamihan sa mga punong ito ay nakasabit na sa gawad ng kuryente. Pero hinihintay na lang daw nilang special tree cutting permit mula sa DNR Central Office para putulin ang abot sa 500 puno na nasa gilid ng kalsada para matapos na ang road widening project. Still, when we are still pursuing yung pwede bigyan kami ng DNR ng permit para matanggal na namin yung mga puno. Total na palitan na namin, di ba? We have already planted 182,000 na seedlings along several forest watersheds dito sa Pangasinan covering about 380 hectares. As of last inspection po ng DNR at saka DPWH, mataas po yung survival rate nila. Matatandaan na panayang protesta para itigil ang pamumutol ng mga puno sa bahagi ng Urdaneta, Binalonan at Busurubyo. Pero nanindigan ng DPWH na kailangang putulin ang mga ito para sa Manila North Luzon Road. Juana Takason, ABS-CBN News.
din ang pasyalan ang pamosong Christmas Village sa Baguio City. May kwento si Carmela Jimenez. Makulay at nagniningning ang Christmas Village ng pamosong bahay bakasyonan na ito sa Baguio. Ang mga dekorasyon, yari sa recycled materials gaya ng planggana, CD, cards at golf balls. Ang paglapit mo, kala mo hindi recycled, yung pala recycled siya. Because it is the advocacy of the Baguio Country Club to go green. Tiyak na maaaliw sa Disney characters tulad ni Elsa, Snow White at iba't ibang characters sa How to Train Your Dragon. May artificial snow pa. Noong nakaraang taon, Frozen inspired ang tema. Ngayon, Christmas Wonderland. Namangha sa Christmas Village ang pamilya Young mula pa Quezon City. Nagulat nga kami, ang ganda pala. 100 piso ang entrance fee sa matatanda at 40 piso sa mga bata. Bukas ang Christmas Village mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Tatagal ito hanggang Enero 3. Ang bahay na ito sa Brookside, Baguio City. May sariling Christmas Village. Taon-taon ginagawa niya ito. May nagbibisita at saka bumapasok, nagpapapicture sila. Si Joel Rimando naman, pinagkatitaan ang mga patapong bagay. Gamit niya ang mga ito sa paggawa ng mga parol. Yung may nabulot po akong 5 bares po ng cups tulad mo nito. So pinagdugtong ko siya po. Ngayon po naging hugis pong start po siya. Habang gumagawa po akong ganyan, nakaka-imbenta po ng iba-ibang klaseng parol po. Tulad po nito. Bawat parol, maliit man o malaki, nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Carmela Jimenez, ABS-CBN News. At ang pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, kapatid ko, lahat ng mahal ko sa buhay. Ang mga taong sumusuporta sa amin na naniniwala na hanggang ngayon ay nagpapautang pa rin sa amin. At sa mga anak ko, ganyan, na nagbibigay din ng lakas sa amin. Mga kasama ko sa bahay, mga anak ko. Kasi sila ang katulong ko sa bahay. Gusto kong pasalamatan yung mga customer ko, rain or shine, ay dito pa rin sila sa kanting ko. Thank you for the love. Sa iba pang balita, nanawagan naman ang pagkakaisa at pagdarasalan si Bahang Katolika sa gitna ng magkasunod na terrorist attack. May detalye si Aldrin Soriano. Higit 120 katao ang namatay sa pambubomba at pamamaril sa ilang lugar sa Paris, France noong Biyernes, habang 40 naman ang namatay sa pambubomba rin sa Beirut, Lebanon. Kahapon, nagpadala na ng pwersa ang bansang France para atakihin ang bansang Syria na kinaroroonan daw ng Islamic State of Iraq and Greater Syria o ISIS Freedom Fighters. Sa gitna nito, nagpahayag si Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Socrates Villegas hinggil sa terorismo sa ilang bahagi ng mundo. Ang terror is the absence of peace. And there can be no peace without God. We cannot achieve peace by bombing one another, shooting one another, or hurting one another. Ang ilang dagupenyong estudyante, panalangin ang maiaalay sa mga biktima ng mga krimen. Through prayers talaga. Kasi sa ngayon wala naman silang masyadong makakapitan. God talaga, kung may mga nangyaring incident na ganun, ang makakapitan mo lang talaga si God. Hindi lang po kahit na hindi po natin sila ka-nationality or something. Ano po, syempre concerned po tayo as tao po na ano po, na concerned din po tayo sa kalagayan nila. So, for sure, i-include po natin sa prayers natin. Nagbigay din ng payo ang arsobispo sa mga debotong Katoliko. Ang panawagan ko sa mga kapatid na Katoliko, bumalik sa Eucharistia, bumalik sa pagsisimba, bumalik sa madalas na komunyon, bumalik sa pagrorosaryo sa pamilya. At lahat ng misa natin, lahat ng komunyon natin, ialay natin sa buong mundo.
Sa huli, sinabi rin ng arsobispo na walang relihiyon ang sangkot sa anumang terorismo sa mundo. Makakatulong din daw ang panalangin ng sabay-sabay para sa mga biktima ng terorismo. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol sa Hilaga at Gitnang Luzon. Mga kapamilya, 38 days na lamang po bago magpasko. Ako po si Chris Zuniga, maraming salamat. Masantos yung aram at sigay namin.